Ihan mo para sa report tungkol sa ginagawa nila tungkol sa banking at iba't ibang programa ng Department of Education. Alam natin na ang mga bata ay siya yung pinakamataas na populasyon, pinakamataas na prosyento na nagkakaroon ng dinimi. Kaya every June, actually, nagpapalabas na kami ng death and memorandum para sa prevention of dengue. Ngayong taon na ito, mayroon kami death and memorandum number 152 since 2011 na preventing dengue in schools. Ang sinasabi namin, kailangan ang gagawin ay hindi lang na paaralan, kundi paaralan, simbahan, palengke, sambayan natin lahat ng mga tao sa komunidad ay magtulong-tulong para masuko natin ang dengue. Mayroon kami tinatawag na four strategies. Alam namin kung dumanaan nito sa Department of Health. Narinig ko ito ng punta pa, nililigay ko sa pagkari una. Ang unang S ay search and identify. Hanapin kung saan yung mga lugar na posibleng magkaroon ng mga stagnant water. Ito'y kailangan pinisin. Pangalawa naman ay kailangan itingnan natin ang pakiramdam ng tao, si early prevention. Kung halimbawa ang bata ay mayroong langak o anuman, kailangan siyang magpunta sa principal at sabihin niya kung wala ka doon, kung naramdaman niya sa paaralan. Nasa bahay, kailangan niya sabihin ito sa kanyang mga magulang. Ang sunod ay self-protective measures. Nasabi natin uli na maglinisin ang sariling paaralan, lalo na yung classroom. Sinasabi kanina, yung mga lalagyan ng mga flowers na nasa loob ng klase. Sa kahit na yung tinatambak na mga aklat na libro, halimbawa, basurahan, kasi posible yung pupunta doon ng mga lamok. Yung mga lugar sa paaralan na hindi nagagamit, halimbawa sa may kantin, sa libro na yan, tinatambakan sa mga hindi nagamit, lahat niyan ay kailangan minisin. Pagkatapos ang pang-apat na strategy ay sinasabi natin say no to indiscriminate farming. Kanina sinabi din ko ni Secretary Una. Ngayon, lahat ng mga principals, lalo na meron kami unang first phase, talagang ang tinutunan ng pansin ay sinasabi natin yung mga 7 divisions sa MCR. So ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Manila, Pasig, Pasay, Manila. Mayroon rin lima outside NCR. Ito ay Lucas Sur, La Union, Binguet, Pangasinan 1, Pangasinan 2. Dito sa mga lugar na ito, ang mga principals, mga guro, kasama yung mga magulang, ay nagkaroon na ng discussion. Ano ang Binguet, Paling, Sukuin. Ito hindi lang ginagawa sa PTA. Ito yung Monday, during Mondays, kung saan nandunulat ang mga bata at itinataas yung bata yung blood ceremony at araw ng orientation. Mayroon din sa inyuntahan ng mga doktor o mga rural health workers na nagsasabi o nakibahagi sa mga bata, sa mga magulang, kung ano yung kondisyon at pakilagdang ng mga bata sa nilingwe, pagkatapos ano gagawin at ano yung kailangan sa kung saan sila, halimbawa, walang doktor, saan sila pupunta. Sa ganitong mga bagay, ito yung mga bata ay binibigyan rin ng mga activities na kailangan gagawin nila sa klase. Kung halimbawa, pag-usapan nila kung bakit nagkakaroon ng dengue, anong gagawin mo? O tapos mayroon silang ginagawa na mga essay o pagsusulat, mga written work, anong gagawin mo, paano ka makakatulong na walang dengue doon sa inyong school o sa sambayan ninyo. Pagkatapos mayroon pa mga posters. Papa, dengue. Pagkatapos noon, kailangan mayroon display area. Ito yung lahat na ginagawa para ang lahat ng tao, hindi lang yung nasa paralan, kung sa public, different publics sa komunidad, malaman na talagang ngayon kailangan ang lahat ng tao ay titingnan ang sariling pamilya, ang sariling katawan para hindi natin maibahagi sa iba yung mga kaso sa kanya. Yan ang aming mga ginagawa sa Department of Health.